mga paputok, eto na, isang real talk na naman mga paputok. Kung talagang nangyari talaga to, no, mga paputok. Pero hindi para magsinungaling yung mga yan, mga paputok. Medyo piniloso po niya yung tirada doon ni, ano, ni Mike Cosa, no. Kung paputok, magandang hapon sa inyo lahat. Anong putok na balita sa inyo at putok na balita sa akin? Well, pag-uusapan lang naman natin ng isa sa pinaka bagong labas ngayon na Sige Iyak 2. Para sa mga hindi nakakaalam, mga paputok, no, yung Sige Iyak 2 ay meron niyang 1. Siyempre naman, no. At yung 1 na tinutukoy ko ay eto yan, mga paputok, no. Na-review ko na rin yan, no. Pero bago kayo pumunta dito, much better na mapakinggan nyo rin muna siguro yung Sige Iyak 1. Yan. Kahit yung kanta mismo ni Sir Jotty. At syempre, yung review ko na rin dyan. Tingnan nyo, no. And yung mga ginagawa natin dati, na kung saan pinag-usapan natin dyan si Flo G tsaka si Skastakli. Okay? Medyo mabigat yung galawan ng time na yon. Pero this time, alam naman natin dito sa ilalabas na to, ito yung rebuff or diss back dun sa ano, sa Sige Kahol nung apat, no. And, mga paputok, maraming salamat nga pala dahil nandiyan kayo palagi. Special shoutout sa ano natin, sponsor natin, no, Team Katagumpay. Baka sinasabi nyo hindi pa ako naliligo, no, kasi kaka-upload ko lang kanina madaling araw. Well, tama kayo, hindi pa ako naliligo. Nagtablog na tayo, mga paputok. At eto na nga, sisimulan natin gawan ng reaction video ang Sige Iyak 2. At dito makikita natin sa unang video na nakaganan si Sir Jotty or si Kid Ravis. And given na yan, mga paputok, para sa akin, Sige Iyak 2, para saan si Sir Jotty lang ang gagalaw dyan. Pero kung hindi man, mga paputok, ay malalaman din natin kung nandyan si Charlie Mac or si Madkila. Pero usually kasi nilalagay na nila yung mga picture nila kung tatlo sila, eh. Pero malaman natin kung talagang si Sir Kid lang talaga yung gagalaw dito. Tingnan natin, ha. So yun, shoutout sa inyo lahat. Magsisimula na tayo. Don't forget to subscribe sa Albakuta. Sige Iyak 2, panoorin nyo, pakinggan nyo. And let's go! Ramdam mo agad yung ano, eh. Pak! Naisip ko, no, what if kaya, no, pagbanat ni Sir Jotty dito, no, yung speed rap, no. Hindi, naisip ko lang, no. Kayo lahat naman. Rumatarot agad ng gano'n, no. Kasi si Smuggles yung isa sa pinakamabilis nung kalaban niya nung time na yun, eh, no. Sige, tingnan natin, mga paputok, ha. Bakit apat lang kayo? Sabi ko sampu, oh. Ang hihina niyong pumika. Anak kayo na po. Bakit? Bam! What, mga paputok? Umpisa pa lang, mga paputok, no? Iniisip niya na nasampu yung babanat. Pero bakit apat lang doon sa Sige Kahol, no? Nakakapagtaka para sa kanya yun. Kasi ini-expect niya magsasama-sama yung mga yun. Pero nagkamali. Siguro dismayado din siya kasi ini-expect niya, eh. Yun yung mga babanat sa kanya, eh. Pero okay, tuloy natin. At least may disback na naganap, Kuya Jotty, no? King Laspag! Hihina niyong pumika. Anak kayo na po. King Laspag. Sausaw pa tong si Smug. Sasabit-sabit sa distra. Pero bakit para kang nanginilag? Nagsorry ka na, diba? Nung tayo ay nakita, sabi mo kaya ka natira. Kasi bata ka pa. Oh, may ganun pala, men. May ganun pala, mga paputok. May mga ganun palang galawan nung araw, no? Ano yun? Bakit? Nagkasala ba si Smug nung time na yun? Parang ano? Parang may nagawa si Smug nung mga time na yun, no? Ay, nako. Pero dito, mga paputok, kinukuwento talaga ni Kuya Jotty na nag-sorry si Smuglas. And I think totoo to. Or kung hindi man, mga paputok, malalaman natin kung magre-rebut sila tapos sasabihin ni Smuglas kung talagang nangyayari yun. Tuli tayo, ha? At dagdag mo pa na napag-utusan ka lang nun. Kaya sino ang nag-uutos sa'yo ngayon? Tama, alam tama. Ko na walang iba, diba si Benson? Yung rapper na may... Bakit ganun? Napag-utusan ka lang ni Abaddon? Parang ganun yung point ni ano, eh, no? Ni Sir Jotty, no? Hina ang reading comprehension. Nagpakita ng litrato, kunwari may connection. Nagpa-picture ka lang gago nung naganap ang eleksyon. Pewat, mga paputok, eto na yon.
Ito na yung mga paputok, yung isa sa pinaka pakita ko sa inyo mga paputok. Ito yung tinutuoy niya mga paputok, no. Siguro nagpa-happyo lang, pero wala eh. Iba to kapag ginamit sa this game, no. Sa rap game, iba yan kapag ginamit, no. Kita nyo ba yan? Kita nyo yan? Yan mga paputok. Alam niyo, wag tayo magpapakita ng isang bagay na magiging butas natin pagdating sa rap game, no. Wala, titirahin talaga nila Kuya Jyoti yan. Solid. Okay, tuloy tayo, tuloy tayo. Oh, ano booking, kapitan? Sa ulo, sige, kamot. Mapapahiya ka sa... Oh, ano booking, kapitan? Booking kapitan? O ano? Oh, booking kapitan. Bastos, man! Ang kalanggago nung naganap ang eleksyon. Oh, ano booking, kapitan? Sa ulo, sige, kamot. Mapapahiya ka sa akin kasama ng tatlo mong tanod. Rap game to, diba? Talay. Rap game to, di basketball, kaya huwag magkalat. Sa sige ka, holy, ikaw ang pinakamahina sa lahat. Kapitan, tapos siya yung pinakamahina sa lahat dun sa sige ka, hol. Hindi ko alam kung booking o puking. Kapitan, something like that, no? Comment kayo sa baba mga pop-talk. Pero alam niyo, isa sa mga nakita natin dito na dun daw sa sige ka, hol, ang pinakamahina daw ay si Abaddon. Para kay Sir Jyoti. Sige iya, sige disba, nangnamin yung ang balik ko kahit ilang distra. Sige iya, sige disba, hanggang karir nyo mamaalam at wasa. Para sa susunod na rapper dapat ay proud ka, kasi sa apat na pinakamahina ikaw ang pangalawa. Ikaw pala sa... What? Dapat proud ka pa rin dahil ikaw daw yung pangalawa sa mahina. Kung si Abaddon yung una, ikaw yung ikalawa. So dapat proud ka nun, no? Parang ano yan, ganda yan. Proud ako dahil ako yung ikalawa na pinakamahina dito sa group. Ikaw pala si Kiyaw, piling victim ang sausaw. Aping-api kong umapila, bulok na ang galaw. Yung mga paputok, si Kiel na pala yung titirahin niya, no? So, ang mangyayari pala dito, yung pagkakasunod-sunod ng sige kahol, no? Una si Abaddon yung tinira, pero may hapyo kay Smaglas, no? Napansin nyo, no? And pangalawa naman is si Kiel na, no? Siguro, sunod dito si Kosa, tsaka si, ano, si Smaglas, no? And eto, dito mapapansin natin na parang sinasabi dito ni Kay Jyoti na nakihalo siya, apektado, parang gano'n. Ulitin ko lang ha, kung daw nagkakamali. Okay? Ikaw pala si Kiel, piling victim ang sausaw. Ikaw pala si Kiel, feeling biktima na sausaw. Diba? Actually, marami nagtataka, marami nagtatanong bakit daw nakakasama yun. Siguro sa akin lang naman, no? Dahil, tinira ba 187, so, may karapatan din silang, tumahol. Parang gano'ng tumahol. Aso din ba yung mga yan? Once na ginalaw mo yung ghetto dogs, no? Triggered na yung mga aso. Lahat yun, damay. Parang ganon. So, once na ginalaw mo din yung, ano, yung 187, siguro, natitriggered din si, ano, si Kiel. Kahit alam niya sarili niya na may kaya siyang gawin para ipagtanggol yung mga samahan niya. Parang ganon. Naman, nagigets yung point ko doon kung bakit sumali si Kiel, no? And kung hindi man, baka may ibang issue or pangyayari na nadami din si Kiel. So, ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na, alam mo yun, sumagot siya. Naghahanap ka ng pag-ibig sa distract na paano ka? Paano kami maniniwala? Baby, ka palang kupal ka na. At mga paputok, naghahanap daw ng pag-ibig sa distract si Kiel. Tapos sabi dito, na paano ka? Distract na to, naghahanap ka ng pag-ibig sa distract. Parang ganun yung tinutukoy. And then, ang mapapansin nyo, no, baby ka pa lang, kupal ka na. And yun yung alter ego nga ni Kiel na baby kupal, no. Puntos yun sa akin, puntos yun sa akin. Ang ganda ng pagkakalaro doon. Tuloy tayo. Huwag kami ungga, balik na sa lungga. Wala ka pang tuma na pang mandirigma. May tinawag na Ungga si Kiel. Mga paputok, kung hindi kayo pamilyar kay Ungga, eto si Ungga, okay? Yan si Ungga. And eto naman si Kiel. O yan, kayo na yung humusga. Kasi yun yung binagsag ni kayo Jyoti ngayon eh, no? Gravity. Let's go. Tumako tayo sa pangatlong makaatang mahina. Ang kauna-unahang rapa na inimbita ng mga bansa. Diba, just like what I've said, si Kosa din sunod. Pero dito mapapansin nyo na ikatlo naman daw na mahihina si Kosa. Una si Abaddon, ikalawa si Kiel, pangatlo si Kosa. So, dapat mas maging proud pala si Smaglas kasi siya yung ika-apat na pinakamahina, no? Ito yung una eh, no? O, tuloy tayo ha, para mas malinaw sa atin. Pero nakakabitin yung tira kay Kiel, no? Ilang segundo lang yun. Grabe, compare dun sa tira kay, ano, kay Abaddon. Okay, tuloy tayo ha. Dumako tayo sa pangatlong makaatang mahina. Ang kauna-unahang rapa na inimbita ng mga bansa. Tumawag ba sa'yo si
sa'yo si Dubai. Legit ba sa'yo si Bahrain? Bansa talaga ang nag-inquire. Pewat ulit mga paputok. Ba't ganun Kuya Joe? Ano ah, there's something wrong dun sa tirada ni Kuya Joe na kung saan medyo piniloso po niya yung tirada dun ni ano ni Mike Cosa, no? And hindi naman natin masisisi kasi nga rap game to, distract to, no? So kung may mali kang bitaw dito, pagkakataon ko yung para kunin at ibalik sa'yo na mali yung spill mo dito, mali yung pagkaka-construct, mali yung pagkaka-deliver. Puntos yun sa mga gumagawa ng mga distract. Para sa akin mga paputok, no? Once na gumawa ka ng distract, kailangan fini-filter mo yan. Kailangan chine-check mo. Kailangan sigurado ka na pulido dahil kapag kayan, minakita ang isang kalaban or isang kadis game mo, mga paputok, magagamit nila yan para ibalik sa'yo na mali. Okay? So, doon naman sa point na yun, aminado ako para sa akin na medyo nagkaroon ng pilosopuhan na nangyari. Wala, hindi natin masisisi kasi mali yung pagkakabitaw mo talaga, no? Puntos yun para kay Sir Jyoti. Pero kung itatama natin, no? Inimbitahan ako ng mga taga-Dubai. Something like that, pwede. Nagigits niyo ako, nagigits niyo ako. Okay, tuloy tayo, ha? Grabe si Jyoti, pati yung sinilip na, eh, no? Ulit tayo, ha? Ayaw si Bahrain, bansa talaga ang nag-inquire. Pero welcome back, kahit inabot ka pa ng 10 years. Di ko may tatanggi na mas magaling sa'yo si J-Skills. Hindi ibig sabihin sinabi ni Kuya Joti na mas magaling si J-Skills kay Mike Cosa, ay mas magaling na si J-Skills kesa kay Kid Rabis. Okay? Hindi naman sinasabing ganon. Ang pinupunto lang is mas magaling si J-Skills kay Mike Cosa. Okay? Tuloy tayo. Teka. Okay, game. Umutugali sa ere, nagtatagpo. Kaya laging nagmamataas at madalas buhat bago. Puro na lang pagmamalaki. Di ba Mr. Blessing Gusto na loob na tape at CD? Wala ka pa rin album City Door. Taga sa gip, taga bitbit ng estrang basura. Para saan pa yung kanta mo na mahal kong kultura? Okay. Teka, matanong ko lang, baka kasi may mga subscriber natin dyan na mas kilala yung 187 or sila Mike Cosa. Kasi sinabi dito ni Kuya Kid Rabis, wala daw album si Mike Cosa. Ngayon, baka naman meron, edi tulungan natin si Mike Cosa na meron po, no? Hindi ko din alam kung may album din talaga si Sir Mike Cosa. Pero ayun, tulungan na lang din, no? Tulungan na lang. Kung meron, pasend dito ng link. Kung wala naman, di wala. Okay, no? Nagigits niyo ako? Kung meron, send niyo sa akin para at least malaman natin. Oh, meron naman pala si Kuyote, mapagbiro talaga, no? Okay, tuloy tayo, ha? May binanggit doon yung kultura, no? Yung mahal kong kultura, isa sa mga kinanta niya rin yun, no? And search niyo na lang, mahal kong kultura, no? Si Mike Cosa. Pakinggan niyo na lang yun, mga papalo, kasi ang ganda rin ang ipinaglalaban nila doon, no? Okay? So, yung point nila doon is parang tingnan mo yung pinanggalingan, yung pinagmulan, di ba? Ano, respeto mo yun. Parang ganun yung pinopoint nila doon. Okay, tuloy tayo. Kaya, sige, this bang, eto na ang yung jazz. Mamain uptown siya pero pang protat ang performance. Sa mukha, what? Amo na mahal kong kultura. Kaya sige this bang, eto na ang yung jazz. Mamain uptown siya pero pang protat ang performance. Sa what mga paputok? Meron ba noon, men? Grabe, no? Minak ka, tapos ang performance mo, pang front act. Now, may nagigets nyo kasi dumating din ako sa front act nung mga time niyan. Nagiging front act din yung grupo namin, no? Kasi kapag sinabi mo main act ka, talagang paratratan yung performance mo niyan, no? At yung front act naman, paratratan, pero nandun ka pa sa party na kailangan mo pa mag-improve. Kailangan mo pang may mapatunayan, something like that. Pero kapag main act ka, tapos ang performance mo, pang front act. Abi, magpalit na lang kayo kung ganun. Di ba? Wala eh. Okay, tuloy tayo. Sa mukha mo dapat kinahiglogong rare kasi titigan yung mabuk. Sa mukha mo dapat kinahiglogong rare. Kinahiglo? Ano? Comment kayo sa baba. Nabibingi ako kumihin. Teka lang. Pero pang product ang performance. Sa mukha mo dapat kinahiglogong. Hindi ko maintindihan. Kinahiglo? Basta comment kayo sa baba. Kung ano yun. Rare kasi titigan yung mabuti. Hap Jimmy, hap Jose. Yung mukha daw ni Mike Cosa, hap Jimmy, hap Jose, no? And alam naman natin yung mukha ni Jose, no? Medyo mabukbuk yung mukha nun. And medyo may pagkatabain din. Si Jimmy naman, ganun din naman. Alam niyo mga potok, ang hilig din magbansag ni Kuya Jyoti, no? Napaka ano ng utak niya, yung isip niya. Kapag nabansagan ka na nun, men, tatak talaga sa tao yun, tatak talaga. Pero yung si Kiyal, tinawag ng ungga, no? Pinakita ko nga yung mga picture kanina, no? And may iisip ng mga tao yan na ungga, di ba? Well, anyway, tuloy na tayo para matapos.
tapos na rin. Sige iya, sige diswa, nanamin yung ang balik ko kahit ilang distrato. Sige iya, sige diswa, hanggang ka rin yung mamaalam at wasak-wasa. Sige iya, sige diswa, nanamin yung ang balik ko kahit ilang distrato. Sige iya, sige diswa, hanggang ka rin yung mamaalam. Grabe, no? Yung karir mo maalam at mawasak, no? Talagang, ano yan? Kapag kinakalaban talaga sila, parang, hindi naman yun yung pinaka-main goal nila. Pero, once na banggain nyo sila, sisirain talaga nila ang karir nyo, no? Siguro, tapos ka nang gawan to, natunog pa rin sa tenga ko yung chorus na yun. Pang-apat na, tol! Matuling lang mag-rap pero siyempre walang tira. Sa amin ka pa nagreklamo nung tayo'y nasa Araneta. Na ang kita mo sa probinsyano, sabi mo barya-barya. Bam! What mga baputok? Eto na, isang real talk na naman mga baputok. Kung talagang nangyari talaga to, no, mga baputok. Pero hindi para magsinungaling yung mga yan mga baputok. Si Smaglas daw mga baputok, nasabi na barya-barya lang daw yung kinikita niya dito sa probinsyano. No, and man. Okay, tuloy. Wag mo itanggelong iapat kami na napat. Wag mo itanggelong ilong. Barya, wag mo itanggelong iapat kami na naparinig sa iyong mga pinagsasabi. Tapos ni Diyos, makikidis sa isyu ay makikisakay. Pagtapos na matumira sa epi, puta, hugas kamay. Hugas kamay. Actually, dun sa hugas kamay, mga paputok, mapapansin nyo naman na parang umiiwas daw si Sir Smaglas dun sa mga ginagalawan niya. No? Although, tinira niyo yung salbakuta, pero kapansin-pansin na may iniwasang iba. Well, anyway, dun naman sa part na yun, mga paputok, salbakuta lang naman talaga yung balak nilang tirahin. No? Nakarinig man sila ng mga diss tracks sa iba, pero ang target lang talaga nila, salbakuta. Pero nakakapagtaka lang dito, no? Si Kuya Jotty pa lang yung nabanat, no? Wala pala si Charlie Mack and si Madkila. And patapos na, niisip ko kung babanat, pero hindi pala talaga. And wait lang kayo, mali mo naman, dumating yung panahon na nagawa rin sila, diba? And ipipm ko nga kung talagang gagawa sila kasi pwede ko rin naman silang kausapin kung ano, Kuya Charlie, may lalabas po ba kayong bago? Something like that, no? And even naman sa kabila, nakapagtanong din ako na may palabas po bang bago, diba? Yun, nakakausap ko naman sila and thankful ako kasi bilang isang taga-react, natutuwa ako dahil nakilala ko sila, yung mga dating pinapakinggan ko lang, mga dating ginagaya ko, alam nyo, yung ginagaya ko yung mga bitawan. Pero ngayon, nandito na. Totoo na, mga paputok, nakakausap ko na sila. And napakabait nila, promise. Kung dito makikita mo, more on this, sila lang yan. Nagdi-diss sila sa isa't isa. Pero huwag sanang madami yung yung tayo na mag-iba yung tingin dito, mag-iba yung tingin dito. Hayaan mo sila na lang muna yung mag-usap-usap, okay? Maayos din yan, tingin ko. Siguro may magsasorry. Pero kung talagang patigasan ng mukha, mga paputok, yung walang hihingi ng sorry, matatagalan to. Dahil hindi titigil ang paggawa ng diss track to si Kuya Jotty. Alam din naman ang karamihin niya, mga paputok. Okay? So, tuloy tayo. Tapusin na natin to. And shoutout kay Kuya Kid Ravis dahil siya lang ang tumira sa apat. Okay, tuloy tayo. So respeto dito, respeto doon, puta ka lang yan. Wala ka mabubuyo dito, meron ka lang iniiwasan. Uso na ba ang arboran? Paano kung arboring kita? Oh. Ikaw wala namang silbi, kasama mong tatlong tanga. Kaya balik patunayan mong may bubuga ka. Huwag mo hayaan ang tao, pag-isipan ka na bobo ka. Kaya ba't gano'n, no? Parang may pagka-reverse psychology dun sa time na yun, no? May pagka-reverse psychology ba tawag dun? Anyway, sinabihan ka na, sige, huwag kang magbalik para isipin ang taong bobo ka, no? Nakagigets niyo ako? E di syempre, anong gagawin ko? Magbabalik ako kasi kapag hindi ako nagbalik, iisipin ng mga tao na bobo ko. Something like that, no? Kaya ang gagawin ni Smaglas, kung sakasakaling ma-appreciate niyo yung lyrics na yun, magbabalik ako, okay? Ano yun, reverse psychology yun para at least patunayan mo sa sarili mo na hindi ako bobo. Magre-rebat ako, no? Kasi yun yung binitaw mo, eh. Galing, galing. Kung kakagat ka sa patibong ni Kuya Jotty, mas maganda, no? Sa ganda. Okay, tuloy tayo. Balik, patunayan mo may bobo ka. Huwag mo hayaan ang tao, pag-isipan ka na bobo ka. Kaya Mr. Hugas kamay, bago mag-status ka. Ano yun? Ano yun, mga bobo?
Dok, ano, may bansag na naman kay Smaglas. Mr. Hugas Kamay. Si Unga, sino isa? Si Maykosa, yung nalimutan ko na Jimmy, tsaka Jose, no? Tapos sa una, kapitan, booking kapitan, something like that. O booking kapitan. Ah, hindi ko tanda kasi yun eh, sorry ah. Bago ka manita, siguruhin mong malinis ka. Maglas, come on, yell. Matipilit ko na lang ito yung sinasabi kanina na humingi na ng sorry, no? Siguro ito yung nagawa ni Smaglas dati tapos humingi siya ng sorry. Okay, okay. Ngayon ko palang makikita to, men. Bata pa siya dito. Okay, napag-utusan nga lang siguro kasi bata pa, no? Smaglas, come on, yell. Matipilitin ko na lang mag-suicide gamit ang lubin. Kasaka muna nyo kami na ma-break ang record ng kumanta ng stupid. Love, pare, sino ba ang nasiklaban? Nang tinitigan ko halos, ako'y paring nasikmuraan. Kasi pare, ang makatira nyo ay walang kalilong linaw. Sabi nga ng sirkulo, tatlong bugok, mga tungaw, ewan ko ba? Ang dami nila kumakalat ang mga laki, mga mongoloid na aso na hugis tite. Di ko masabihin ng diretso, pare, ay alam nyo yan, pangalan nyo. Nakikita ko lang sa basurahan sa entablado. Pare, lahat kayo walang papel. Pagkat di pa dumarating, men, ang truck ng Lionel. Tapos sasabihin mo kami ang bully? Hindi kaya ikaw? Sa tingin mo? Ang ganda ng ending, men. Mas ano, mas naramdaman ko yung tira kay Smaglas dito sa part na to, no? And, ganun, nadamay ka na, Smag. Dire-diretso na to. Damay na si Smag, mga paputok. Pinakita na kasi yung ano, parang isa sa mga pinagmulan, no? Na ikaw ba yung binubuli? O ikaw yung unang nang bully sa amin? Parang ganun. Okay, maliwanag sa atin, mga paputok, no? Doon sa mga pinakitang clip, sa pinakitang mga lyrics nila, kayo nang bahalang humusga kung ano nga ba talaga yung pagkakaintindi niya sa mga binitaw nila. Well, anyway, sa akin, mga paputok, naliwanagan ako ngayon. Okay, naliwanagan ako. Sa akin na lang to kung ano itong nararamdaman ko ngayon. So, yung mga maraming salamat sa inyo lahat. And shoutout ulit kay Kid Ravis dahil biro nyo, mga paputok, no? Siguro busy tao rin naman to, pero patuloy siya gumagawa ng mga distract, no? Patunay na may oras naman tayo kahit papano sa paggawa ng ano. So yung mga paputok, maraming salamat kay Sir Kid Ravis. And syempre, sa iba pa, inaabangan natin na hindi pa nagbibitaw, no? Si Kuya Charlie, si Kuya Madkila. Siguro, soon maglalabas sila. Pero wala, tinira na agad ni Kuya Jyoti. Siya na yung kumana sa apat, no? Parang arborin ko na tong apat, man. Di ba may sinabi siya nanina doon, no? Kung ikaw kaya yung arborin ko, something like that, no? Eh, maraming salamat, mga paputok. Kung nag-enjoy kayo dito, mag-like lang kayo. And syempre, mag-comment nyo sa baba ng mga suggestions nyo. And ingat kayo palagi, maraming salamat. At muli, inuulit ko, may mga bansag na sa kanilang apat, no? Kayo na lang yung bahalang humusga kung talagang karapat dapat ba yung mga bansag sa kanila. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. At shoutout. Shoutout pa ba tayo? Sige, shoutout na nga tayo. Konti lang naman to eh. Shoutout nga pala kay Meltis Janyolko. Ayun, siya yung nagre-request ng ano, sige, iyak 2 ni Jyoti ng Donggala. Actually, ano ha, siya lang yung nabasa ko pero marami nagre-request niya. Swerte, nabasa ko siya. Virgilio Kilda Jr., shoutout din. At ano pa ba? Ay, nire-request niya yung Ogilio ko. Labsong daw. Sige, check natin yan. Rosabel Rivera, shoutout din. Kay Red Rivera, syempre. And syempre, kay Rohan Rondo na nagre-request din ng sige, iyak 2.0. Yun, maraming salamat sa inyo lahat. And ingat kayo palagi sa mga nagtatanong dyan. Kung lagi ako makapag-vlog, hindi ko po magagawa dahil may trabaho po ako. Once again, ako nga pala sinukunog papatok na lagi nagsasabing, take care, speaker, kapayapaan, God bless us all, and pray for us. Whoop.